panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikatatlumpo ng Mayo, taong 2022. Tapat ang sa inyo'y tumatawag. Tapat ang sa inyo'y tumatawag. Nagagawa rin naman ito. Unang Tesalonika, Kabanata 5, at ang talata'y 24. Kailanman ay walang inihandog na panalangin. Gaano man kahina, kailanman ay walang pumatak na luha. Gaano man kalalim, kailanman ay walang taimtim na pagnanasa sa Diyos. Gaano man karupok na hindi sinasalubong ng Espiritu ng Diyos. Bago pa man masambit ang panalangin o maibulalas ang pagnanais ng puso, lumalabas mula kay Kristo ang biyaya upang salubungin ang biyayang gumagawa sa kaluluwa ng tao. Kukunin sa iyo ng iyong Ama sa langit ang mga kasuotang narumihan ng kasalanan. Sa maganda at matalinhagang hula ni Zacarias, kumakatawan sa mga makasalanan ang kanilang saserdote na si Josue na nakatayong may maruming kasuotan sa harapan ng anghel ng Panginoon. At binigkas ng Panginoon ang salita, "Hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuotan." Sinabi ng anghel kay Josue, "Tingnan mo, aking inaalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuotan. Sa gayong paraan, dadamitan ka ng Diyos ng mga damit ng kaligtasan at tatakpan ka ng balabal ng katwiran. Dadalhin ka niya sa kanyang bahay ng piging at ang watawat niya sa akin ay pagmamahal." Kailangang gawing paisa-isa ang mga hakbang paakyat sa langit. Bawat hakbang pasulong ay pinalalakas tayo para sa susunod. Ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa puso ng tao ay isang gawaing kaunti lamang ang nakakaunawa. Dahil labis silang tamad upang isagawa ang kinakailangang gawin. O ang mapagpainuhod ng mga kahabagan ng Diyos, o ang mapagpahinuhod na kahabagan ng Diyos noong itinakwil ng kanyang bayan ang mga kasalanang humadlang sa kanyang presensya, pinakinggan niya ang kanilang mga panalangin at agad na nagsimulang gumawa para sa kanila. Isang maganda at mapagpalang umaga.